marami pinagbabawal inuugnay sa pagbubuntis, lalong-lalo na tungkol sa mga dapat at hindi mo dapat kainin. Kilala ang talong bilang isang gulay na napakaraming benepisyo para sa kalusugan. May sinasabing side effects sa pagkain ng talong kapag may sanggol sa iyong sinapupunan. Mayroon mang mabuting dulot sa kalusugan na mag-ina ang talong, mahalaga malaman na kapag nasobrahan, may dalang di mabuting side effects sa nagdadalang tao. Mahirap maniwala sa sabi-sabi lang, kaya narito ang katotohanan tungkol sa isang sinasabing bawal para sa buntis ang talong. Sabi nila, kapag kumain ka raw ng talong habang buntis ka, mangingitim daw ang balat ng iyong anak kapag umiiyak siya. Mangungulubot din daw ang balat tulad ng sa loob ng talong at magkakaroon din daw ng birthmark. Napag-alaman na walang scientific basis ang sinasabing ito. Hindi makakaapekto sa balat ng iyong anak kung kakain man ng talong. Gayunpaman, may ilan nagsasabi na bawal ang talong dahil may nikotina content ito. Kailangan mong kumain ng 20 pounds ng talong o 9 kilos ng talong bago mo maranasan ang nikotina effect na katumbas sa isang sigarilyo. May taglay na mataas na level ng phytohormones ang talong na nakakatulong sa problema sa menstruation tulad ng premenstrual cramps at pati sa pagpapalabas ng dugo kapag may amenorrhea. Kaya sinasabing delikado ang talong sa isang nagbubuntis dahil maaari maging sanhi ng miscarriage. Ang benepisyo ng talong at maaari maging problema kapag nagbubuntis. Pero ayon sa eksperto, wala pang lumusang ebidensya at pag-aaral na nagpapatotoo dito. At pagdating sa kung ang talong ay nagiging sanhi nga ng pagkalaglag. May posibilidad na maaari maging sanhi ng uterine contraction ang isang nagbubuntis kapag nasobrahan sa pagkain ng talong. At kapag malala ang contractions, pwede rin magtuloy sa premature delivery. Sanhi din ng pagkakaroon ng acidity at pananakit o paghapdi ng tiyan ang gulay na ito. Kapag hindi lubusang naluto, nagiging sanhi ito ng problema sa panunaw. At anumang digestive problems ay hindi mabuti para sa nagdadalang tao. Pero ayon sa eksperto, wala pang ebidensyang nagpapatotoo nito. Buntis man o hindi, karaniwan kaalaman na ang maraming benepisyo ng talong sa ating kalusugan. Narito ang mga benepisyo ng talong. Nakakatulong upang maayos ang ating pagdumi. Ito ay dahil ang talong ay isa sa mga gulay na mayaman sa dietary fiber. Nakapagpalakas ng resistensya ito ay dahil sa high vitamin C content ng talong na mabisang antioxidant. Nakakapagpaganda ng kutis dahil ito sa vitamin A at beta carotene na matatagpuan sa gulay na ito. Mayaman sa vitamin C, niacin, B complex, vitamin A and vitamin E, makakatulong sa development ng bata sa sinapupunan. Mayroon din itong potassium, copper, manganese at iron na makakatulong sa pagdami ng blood supply at hemoglobin count. May folates at folic acid na nakakatulong na maprotektahan ang sanggol laban sa birth defects. Nakakatulong upang maagapan ang pagkakaroon ng cancer at diabetes. Mayaman ang talong sa vitamin C at manganese na mahusay na panlaban sa mga sakit. Mayaman din ito sa fiber at carbohydrates na nakakatulong upang makontrol ang blood sugar level ng mga taong may diabetes. Nakakatulong sa pagsugpo ng hypertension lalo kapag buntis dahil may taglay itong bioflavonoids. Dahil sa mayaman ito sa fiber, may panlaban si mommy sa constipation. May folates at folic acid na nakakatulong na maprotektahan ang sanggol laban sa birth defects. Nakakapagpababa ng bad cholesterol at nakakapagdami ng good cholesterol kaya makakaiwas sa anumang problema sa puso at stroke. Hindi naman ito ipinagbabawal ng mga doktor sa mga nagbubuntis dahil ito ang mga essential nutrients na kailangan nila. Pero isang mariing paalala ang binibigay ng mga doktor na katulad na anumang pagkain, huwag kakain ng labis kung ikaw ay buntis para makaiwas sa anumang problema o komplikasyon. Hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood.